Hello mga kababayan, kung gusto nyong kumuha ng POE information record sa Ortigas, tayo mga ex-abroad or ex-OFW, pag nag-apply tayo ulit, kailangan natin kumuha ng information record na yan sa Ortigas. So kung gusto nyong kumuha ng OFW information sa POE sa Ortigas, kailangan nyong pumunta ng maaga, around 3 a.m., 2 a.m., yung iba nandoon natin natutulog. So, kailangan nyong magpa-appointment na lang. Bago lang itong na-implement yung appointment noong ano lang, noong December 10, 2018, last year lang December. So, meron na silang online appointment katulad ng passport, di ba, nag-online tayo. So, dito sa OFW records, kasi pag nag-apply ka, ex-abroad ka, di ba, pinapakuha tayo ng OFW information records. So, i-click nyo yung link nandiyan sa baba para makita nyo kung paano mag-online. So, ito, step-by-step tutorial, tuturuan ko kayo kung paano tayo makakuha ng appointment. Para hindi tayo sobrang aga pumunta doon, alas 2, alas 3 yung friend ko, dalawang friend ko, magkaiba sila ng araw o date ng pagpunta, pero pumunta sila, talagang definitely ang aga-aga, alas 3, alas 2, andoon na sila. Pero pagpunta nila doon, ang dami ng tao, yung iba doon na pala natutulog. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi 500 na slot lang ang pinamimigay ng POA Ortigas. So, 500 na katao lang ina-accommodate nila sa isang araw. So, pag naubos na yung 500, next day ka na naman. So, kung pupunta ka ng tanghali, magsasayang ka lang ng effort mo at saka pamasahe. So, pumunta kayo maaga kung hindi kayo nakapag-appointment at kailangan nyo nang kumuha. So, ito yung tutorial. Let's go ahead. Punta na tayo sa dashboard para makita nyo kung paano. Okay, so before tayo mag-fill up ng form, POA launches OFW records appointment system noong December 10, 2018. So, bagong-bago lang talaga ito na implement para sa convenient natin na mga OFW at sa pagpila, hindi tayo mahirapan. So, OFW, Filipino worker, kung ikaw personal na mismo ang pupunta doon, kailangan mo ng verification request form or yung appointment na pipil upan natin mamaya, ipaprint mo, yun ang dadalhin mo. Tapos, magdala ka ng isang valid ID lang. Okay? Kahit any of this nabanggit dito. Postal, voters, etc. NBI. Basta may picture yung ID mo na yun. Tapos, pwedeng hindi ikaw ang kumuha. Pwede mga kamag-anak mo ang kumuha. Okay? Members of the family or relatives of the OFW. Pwede sila ang kumuha nung OFW records mo. Asawa mo, ang dadalhin niya is marriage contract. Kung anak mo ang kukuha, magdala siya ng birth certificate niya. And, syempre yung ID mo. O kung siblings, ganun din. Tapos, kung nanay or yung tatay mo ang kukuha, magdala lang siya ng birth certificate mo. Okay. So, punta na tayo dito sa... ito yung... andyan yung link sa description, guys, para direct na kayo mapunta sa ganitong setup. OFW... records.poe.gov.ph. So, balikan natin yung pinaka-main para makita nyo. So, ganito ang itsura niya. Oops. So, okay. This service will unavailable on February 2, the whole day. Mag-upgrade sila and maintenance sila sa February 2. Okay. So, at least alam natin. So, whole day yun. So, POA OFW Records Appointment System. So, napakaganda, no? Hindi hassle sa atin. So, hindi na kailangan pumunta ng POA main office ng sobrang aga o bago pa magbukas ang opisina. Pumunta po sa main office sa napiling araw at oras. So, save your time. Make appointment online. Tama yan. So, click nyo lang yung new user. Okay, click natin yan at mag-fill up tayo ng form. So, choose your request type and bring corresponding request when securing your OFW records at POA. So, ato. So, relatives, kung ikaw isa sa mga kaanak, request by other parties. So, dito tayo, kasi tayo personal na pupunta, request by OFW. I-click lang natin tong register, make an appointment. Okay, so ito ay personal information na about yourself. So, ikaw na ang bahala mag-fill up dito, guys. So, last name, etc., etc. Okay, guys. So, dito sa maiden name for female. So, ibig sabihin yung last name mo or apelido mo nung pagkadalaga. Tapos, middle name mo. Kung hindi ka pa, nung hindi ka pa kinasal. Kung ngayon, kung meron ka namang asawa at hindi kayo kasal, wag mo nang lagyan to. Gandito ka na lang.
Okay? Kung kasal ka na, syempre, yung apelyido na ng asawa mo ngayon dinadala mo, di ba? So, last name mo yan dyan. So, dito, ang ilalagay mo yung apelyido mo nung dalaga ka pa. Tsaka yung middle initial mo nung dalaga ka pa. So, malinaw. So, dito, mode of deployment, agency hire, direct, balik manggagawa. So, alin ka dyan? Job site, saan ka dito? Qatar, Saudi, Singapore, Hong Kong, ano ka dyan? Year of records, okay. So, record is starting available 2001. So, take note, you will use this entry in logging into your account. Dito sa mother's maiden name. So, mother's maiden name is apelido ng ina noong pagkadalaga. So, kung ano yung apelido ng nanay mo noong dalaga pa siya, hindi siya kinasal, ayan, ilagay mo dyan. So, okay. So, dito tayo sa purpose of request. So, new employment tayo, no application tayo. Kung babalik ka sa same employer, yun, i-click mo. So, pili ka lang dyan, guys. Alam nyo na yan. So, branch is Ortigas. So, pilapan muna natin to before tayo mag-proceed dito sa select appointment date. Tsaka yung oras. So, nakalagay dito, please review your details before clicking and submit the button. Okay? So, make sure guys, everything is tama. Ano? Tama lahat ng pipilapan nyo. Okay? So, hold on tayo and pilapan muna natin to. Okay, so, napilapan na natin yung details natin. So, i-click mo lang yung select branch. So, syempre, POA Ortigas Office. Then, select appointment date. So, i-click natin tong icon ng kalendaryo. So, makikita mo dyan yung kulay gray. Ano bang kulay to? So, ibig sabihin, wala niya nan kahit i-click natin ng okay. Wala talaga to. So, yung kulay blue, yan lang yung merong available. So, pag-click natin yung January 31, wala din. So, i-click natin tong, kung wala na dito sa January, dito na tayo. I-click natin yung araw na yan. So, makikita natin tong itim naman dito. Itim pala yung merong available. So, click natin, let's say, February 18. So, 1 hanggang 16, hanggang 17, wala na. So, February 18, tingnan natin. So, ang available time na lang is alas 2 to alas 3. So, mamimili ka ng time ngayon. Okay? Ulitin natin. Let's say, February 28. So, February 28, mamimili ka ng time alauna. Alas 2, puro hapon na lang itong natira eh. So, kailangan talaga maaga ka magpa-appointment. Try natin March 1. Meron ba itong? Pwede ba ito? O, March 1, pwede 1 hanggang 1, 2, 3. Ang aga. Ay, aga, tanghali. March 4. So, makikita natin guys, mostly talaga is alauna, alas 2, alas 3 yung available time. Ulitin natin. Let's say March 20. Ganon din, 1, 2, 3 ang available. Tanghali na. So, let's say na try na lang natin tong February 18. Yun ang pinakamaaga. Wala na sa February, guys. 1 hanggang 17, wala nang schedule. Wala nang appointment puno na. Ibig sabihin, dito na lang tayo sa February 18. Monday ito, Monday. So, Monday ang available na time slot na lang talaga is alas 2 hanggang alas 3. So, mamili ka dyan saan yung gusto mong appointment. Let's say, click natin alas 2 para maaga tayo matapos. I-click lang natin tong I agree, tapos I'm not robot. So, remember, dapat tama yung mga detalye na nilagay mo doon. Submit natin yan. Ayan na guys, so na-submit na natin, ito na yung itsura. Okay? So, makikita nyo, ito, paprint nyo na lang yan. Request online for verification of FW records. So, yan yun. So, yan guys, do not fill out this portion for OFW. So, action taken. Documents represented. Pwede mo i-click yung anong dadalhin mong ID. Marriage contract, voters in BI, PhilHealth, OFW record release, blah, blah, blah. So, wag na ito. Wag nyo i-fill out ito. Action taken. So, please do not forget to sign before submitting. So, signature over printed name. Okay, pilapan nyo yan. Okay na guys. So, ito na lang. I-click nyo lang itong print at ipaprint nyo lang yan. Ganyan na itsura nyo guys pag ipapaprint nyo. Ano? So, ayan ang dadalhin nyo. Huwag nyo kalimutan itong dalhin ha.
Appointment na reference number. Ah, makikita nyo yung appointment reference number nyo, 9910, blah, 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 blah. So, appointment date is makikita nyo February 18, 2019. Appointment time is 2 p.m. Okay guys, so that's it kung paano mag-fill up ng form at magpa-set ng appointment dito sa PUE OFW Records. So, I hope nakatulong ako sa inyo and kung nakatulong man, please i-like nyo itong video at saka mag-subscribe kayo sa channel ko. Thank you!